Magandang araw po sa lahat, lalo na po sa iyo, Sir Jupiter. Ito po ang pangalawa kong kwento na ibabahagi ko dito. Marami pong salamat dahil napili ang una kong naipadala. Noong pagdating ko ng Singapore taong 2009, buwan ng Nobyembre pagkatapos po ito ng bagyong Undoy, pagkalipas ng 2 linggo, ay flight ko na agad noon. Ako nga po pala si Imelda Aviles, tubong Sagay City, Negros Occidental. Nangyari ito noong unang araw ko sa Singapore, sa mismong agency accommodation namin. First time ko po, kaya medyo parang may kaba sa dibdib ko. Kasi may mga sumalubong sa amin at lahat ng may mga agency na pupuntahan ay doon nila pinaupo sa waiting area. Ang tagal ko naghihintay doon sa airport, mga 2 oras din yun. Gutom na ako. Mabuti na lang may mga Pinay din doon na nagsundo sa kanilang mga aplikante, kaya nagbibigay din sila ng makakain. Nabigyan din po ako. Maya-maya ay may Singaporean na medyo may edad ang naghahanap sa akin. Yun na pala ang sundo ko. Kinakabahan ako dahil unang dating ko pa lang sa lugar na iyon. Nagbukas ang isang van na kulay puti. Akala ko ako lang mag-isa, pero ang dami palang nakasakay doon. Iniisa-isa ko silang tiningnan. Mga ibang lahi. Walang Pilipino. Ako lang mag-isa ang Pilipino. Kaya tahimik lang ako kasi hindi ko maintindihan ang mga sinabi nila. Tinitingnan ko ang bawat dinadaanan namin. Namangha ako dahil sobrang linis po ng Singapore. Lahat ata ng daan may salamin. Akala ko salamin ang nakikita ko. Yun pala, mga kamera. Mga bandang 7:00 na ng gabi yun. Pagkahinto ng sasakyan, pinababa agad kaming lahat. Pagkababa ko, yun na pala ang agency. Agad akong sinamahan sa manager. Kinuha ang passport ko at may pinapirmahan sa akin. Pagkatapos ay sinamahan na rin ako sa 3rd floor kung saan naroon ang accommodation area. Masaya ako nang may sumalubong sa akin na Pinay. Tinanong niya ako kung bagong dating ako. Nginitian ko siya at sinagot na, "Oo." Nagpalitan kami ng pangalan para magkakilala. Itago ko na lang po siya sa pangalang Letty. Tinanong ko po siya kung matanggal na siya. Sinabi po niyang bago lang din. Ilang araw pa lang siya. Pero ibinalik siya ng amo niya sa agency dahil ayaw daw po sa kanya. Mabait si Letty at pala kaibigan. Unang tingin ko pa lang sa kanya ay nababaitan na ako agad. Ang dami kong nakitang higaan, kaya tinanong ko siya kung marami ba kami? Napansin ko kasing dikit-dikit ang mga double deck na higaan. Siguro ay aabot ng 100 katao ang pwedeng makahiga. Ang sabi ay marami nga raw po kami, pero 7 pa lang ang Pilipino. Sinabi pa niya sa akin na maingay sila kaya sa gilid-gilid lang kami. Tumango na lang ako. Maya-maya ay inaya niya akong bumaba dahil kakain na raw kami ng dinner. Binilinan pa niya ako na ilak ko raw ang bag ko bago iwanan ito. Pagkababa namin ay nanibago ako sa lugar dahil talaga nga palang maingay sa agency. Siksikan dahil sa dami ng mga aplikante. Lahat kasi na dumarating ay sa agency muna ang bagsak
bago kunin ng mga employer. Kailangan pa namin ulit mag-training at medical. Medyo naiinis ako dahil paulit-ulit na lang. Nang makatapos po kaming lahat na kumain ay umalis na ang manager at mga tauhan ng opisina. Pinadlock po ang pintuan namin sa third floor kaya hindi kami makalabas. Medyo kinabahan ako dahil naisip kong paano kapag may sunog? Mamamatay kaming lahat dahil wala kaming dadaanan palabas. Hindi ko na pinansin yun dahil ayokong takutin ang sarili ko. Bago lang ako at kailangan ko muna na obserbahan ang lahat ng aking nakikita. Naisip ko kasi na baka ganito talaga at mga sanay na sila sa ganitong kalakaran. Ang iingay ng ibang lahi. Sabi sa akin ni Letty, sa umaga kailangan mauna kaming maligo dahil kapag magising kami ng alas 6 ay nagsisiksikan na ang mga yan sa banyo kaya dapat 3 a.m. pa lang maligo na kami. Pinakilala na rin niya sa akin ang lima pa naming kasamang mga balik din galing sa kanilang amo. Matulog na raw kami ng 9 p.m. dahil 7 a.m. ay bababa na para mag-training. Pagkatapos ay magpapamedical. Aayusin na rin ang aking work permit. Nang nahiga na kami, medyo tumahimik na. Hindi ako makatulog dahil ang init kahit may aircon naman. Pero iba ang pakiramdam ko. Para bang may kakaibang energy ang nandun na nagpapainit ng aking pakiramdam. Bandang alas 12, tulog na ang lahat. Ako na lang at kaming mga Pinay ang hindi makatulog. Maya-maya ay may narinig akong kumalabog. Hindi ko alam kung saan banda pero parang malapit sa banyo. Ang kalabog ay sinundan ng pag-iyak ng isang babae na parabang nasasaktan o naghihinagpis. Yung iyak na sobrang nalungkot na parabang nahihirapan. Pinakinggan ko pa ito ng mabuti. Lumakas ang iyak niya, kaya kinalabit ko si Letty at tinanong ko kung may naririnig ba siya. Sumagot po siya ng mahina, halos pabulong. May naririnig din siyang umiiyak. Nagtanungan kami kung sino kaya yun at bakit umiiyak. Pero ang sabi niya ay hayaan na lang, baka ang ibang lahi yun. Baka may problema lang. Hinayaan na lang po namin hanggang sa makatulog na kami. Nang sumunod na gabi, nakahiga na kami at nagpapaantok. Tulog na ang lahat at kaming dalawa na lang ni Letty ang gising nang biglang narinig na naman namin ang iyak. Kaya bumangon ako at kinalabit ko si Letty. Inaya ko siya na tingnan kung sino ang umiiyak at matanong na rin kung ano ang problema. Dahil hindi kami makatulog ni Letty, ay pumayag siyang puntahan namin kung saan nanggagaling ang iyak. Marahan kaming naglalakad dahil baka magising ang iba. Habang papalapit kami sa umiiyak, ay napansin naming malapit na kami sa banyo. Habang lalo kaming lumalapit, ay palakas ng palakas ang iyak nito na parabang pinapatay na siya. Dahil sa takot namin ay nagsisigaw kami at nagising ang iba dahil sa ingay namin. Nang tiningnan namin ang banyo, ay wala namang tao. Kaya bumalik na kami sa higaan. May ibang palagay ko ay nainis dahil sa ginawa namin. Hindi ko lang maintindihan ang salita nila. Pero humingi na lang kami ng sorry dahil
nagambala ang kanilang tulog. May kasama kaming isang Pinay na siyang katiwala ng agency. Tinawagan niya ang manager, ang may-ari mismo ng agency. Sinabi niya ang nangyari. Pagkatapos niya itong tawagan, ay sinabihan niya kami na bukas daw kakausapin kami. Napabulong ako kay Letty. Sinabi kong nakakatakot naman pala sa lugar na yun. Sinabihan po ako ng katiwala na matulog dahil last night ko na raw. Bukas ng gabi ay susunduin na ako ng employer. Natuwa naman ako dahil ayaw ko na rin sa lugar na yun. Bukod sa hirap akong makatulog, ay may iba pang nangyayari. Hindi ko alam kung gaano katagal ang aking tulog nang bigla akong nagising. Nakita ko ang kasama naming Pinay na may bitbit na tuwalya at shampoo. Kaya naisip kong baka maliligo na siya. Agad naman akong tumayo at kinuha ko rin ang aking toothbrush, shampoo, tuwalya at pampalit ko na damit. May uniform kasi kami sa agency, Sir Jupiter, at yun ang sinusuot namin doon. Agad akong nagpunta sa banyo. Kitang-kita ko pa kung saan pintuan siya pumasok. Kaya sabi ko sa sarili ay doon naman ako sa kabila. Maliligo na sana ako. Nang kausapin ko pa si ate, sinabi kong mabuti at nauna kami. Nagtataka lang ako dahil wala naman akong narinig na tubig na umaago sa shower room na pinasukan niya. Wala ding sumasagot sa akin. Maghuhubad na sana ako nang bigla kong marinig ang umiiyak. Humahagulgul ito sa iyak na nagsasalita ng English. Humihingi siya ng tulong. Gusto daw niyang bumalik sa bansa nila. Napatigil ako sa ginagawa ko. Kinabahan ako. Biglang tumaas ang mga buhok ko sa batok. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa buo kong katawan at nanginginig na rin ang tuhod ko. Pero nilabanan ko ang takot ko. Hindi ako dapat matatakot. Matapang ako. Sanay na ako sa mga ganito. Sabi ko pa sa sarili ko. Kaya ang ginawa ko, lumabas ako ng banyo at dali-dali akong bumalik sa aking higaan at ginising ko si Letty. Sabi ko, akala ko yung si Ate Ana ay nagpunta na ng banyo, kaya sumunod ako upang maligo na rin. Nagising ko na naman ang lahat. Alauna pa lang ng madaling araw. Hindi na po kami nakatulog noon. Natatakot na kaming lahat dahil nabubulabog na kami sa iyak ng babae. Tinawagan ng katiwala ng agency ang manager namin kahit alanganing oras. Sabi daw ng may-ari, buksan ang ilaw at darating sila. Hindi na po kami nakatulog at hinintay na lang namin na dumating ang may-ari. Sabi ng mga ibang lahi, wala naman daw sila narinig noon. Nang dumating daw ako, ay sunod-sunod na nila itong naririnig. Dalawang gabi nang hindi kami nakakatulog dahil sa umiiyak na babae. Baka daw sa akin nang hihingi ng tulong. Kaya pagdating ng manager namin, agad itong nagtanong. Itinuro nila ako dahil ako daw ang nakakarinig. Kaya sinabi ko sa may-ari ng agency ang aking naranasan. Nang gabing yun, ikinwento niya sa amin ang nangyari. May nagbigti raw noon na isang aplikante malapit sa banyo. Matagal na raw yung natenga sa accommodation dahil ayaw sa kanya ng mga employer. Kaya sinabi ko na ang kailangan ng babaeng umiiyak ay makauwi na sa kanilang bansa.
Sinabi po ng manager na ipinadala na nila ang labi nito sa kanila. Naka-freezer raw ang katawan dahil mahal ang bayad. Nagulat kaming lahat, pati ang ibang lahi ay natakot na rin nang marinig ang pagsisiwalat ng manager. Nagpasalamat po sa akin ang may-ari dahil kung hindi raw sa akin, ay nakalimutan na raw niya ang kanyang obligasyon. Nagpausok po siya sa buong accommodation area para itaboy na ang gumagambalang espiritu. Kinabukasan po, Sir Jupiter, sinundo na rin ako ng aking employer. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. At sa susunod ay magpapadala pa ako ng aking karanasan sa bahay naman po ng aking employer. Babae sa kusina. Kumusta po kayo, Sir Jupiter? Gusto ko rin pong magbahagi ng istorya tungkol sa mga kababalaghan. Itago mo na lang po ako sa pangalang Ziona, 23 years old at taga Caloocan. Ang karanasan ko pong ito ay nangyari noon pang December 23, last year lang po. Ito ang karanasan na hindi ko malilimutan. Tinext ako ng boyfriend ko at gusto niya akong pumunta sa bahay nila upang tulungan ko daw siyang magluto ng adobo dahil hindi daw po siya marunong. Nung nasa bahay na po nila ako ay sinabi niya na magsimula na kami sa pagluluto dahil gusto na niyang kumain ng paborito niyang adobo. Habang nagluluto po kami ay pinaabot ko sa kanya ang manok na huhugasan ko. Nakaharap po ako sa lababo dahil iginaya ko ang palanggana na paglalagyan ng manok. Nang maramdaman ko na po ang yabag niya, ay hindi na ako nagsalita. Hindi na rin ako lumingon. Naramdaman kong iniaabot niya sa akin ang dala niya, kaya nakatalikod ko naman itong kinuha. Habang kinukuha ko ang manok, ay naramdaman ko na malamig ang kamay nang nag-abot sa akin ito. Pero binaliwala ko na lang po dahil malamig din po ng mga oras na yun. Maya-maya ay may humawak sa balikat ko. Kinabahan ako, Sir Jupiter, dahil pagdingin ko sa kamay ng humawak sa akin ay sobrang putla nito at may mga sugat pa. Agad akong napatingin sa kung kanino ang kamay, ngunit wala naman akong taong nakita. Sa sobrang kaba ko ay tinawag ko ang aking boyfriend pero wala siya. Nilakasan ko ang pagtawag pero hindi siya sumasagot. Kaya lalo akong kinabahan. Kaya agad akong lumabas ng pinto. Saktong papasok pa lang ang boyfriend ko sa gate nila. Kaya sinalubong ko at tinanong kung saan siya galing. Ang sabi niya ay bumili lang daw siya ng toyo at napakwento pa sa kaibigan niya na naroon din, kaya medyo natagalan daw siyang bumalik. Hindi ko na po ikinuwento sa boyfriend ko ang nangyari dahil di naman siya naniniwala sa mga multo. Kaya itinuloy na lang namin ang pagluluto. Hindi pa rin mawala sa isipan ko ang kamay na yun. Kaya itinatago ko ang kaba ko sa boyfriend ko. Pagkatapos naming magluto ay agad na kaming kumain. Pagkatapos naming kumain ay sinabi ng boyfriend ko na doon na lang daw ako matulog sa kwarto at sa sofa na lang siya. Pumayag naman ako dahil gabi na rin at tinatamad na akong umuwi. Hindi ako makatulog ng gabing yun dahil sa kakaisip sa kamay. Pero mga alauna ng madaling araw, ay bigla akong dinalaw ng antok, kaya nakatulog na rin ako. Maya-maya ay naalimpungatan ako. Tiningnan ko ang oras sa cellphone. Mga alas 3 pa lang ng madaling araw.
may narinig akong parang nagluluto sa kusina. Dahil sa pag-aakala kong ang boyfriend ko lang, kaya bumaba ako upang tingnan kung ano ang niluluto niya. Pagdating ko po sa kusina ay nagulat ako dahil hindi ang boyfriend ko ang naaaninag ko kundi isang babae na may mahabang buhok. Basa ang buhok niya dahil tumutulo pa ito. Nakatalikod siya sa akin at abala sa ginagawa. Tiningnan ko ang ginagawa niya at laking gulat ko nang makita na ang hinihiwa niya ay ang kanyang daliri. Sa sobrang takot ay tumitili akong tumakbo sa sofa kung saan natutulog ang boyfriend ko. Ginising ko siya at sinabi ang nakita ko, pero nabigla ako sa sinabi niya na kahit siya ay may nakikita na babae sa kusina, pero hinahayaan niya lang daw. Kailangan niyang manatili sa lugar na yun dahil ito raw ay utos ng magulang niya. Kaya tumabi na lang ako sa kanya sa sofa. Kahit di kami kasya, ay nagsiksikan kami doon. Ito po ang kauna-unahang karanasan ko sa mga multo. Mabuti na lang po at hindi naman nananakit ang multong iyon. Pero ang boyfriend ko, mukhang sanay na siya na may kasamang hindi nakikita sa bahay na iyon. Pagpaparamdam sa Ozone Disco. Kumusta po, Sir Jupiter? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nonoy. Tandang-tanda ko pa ang nakakakilabot kong karanasan sa dati kong pinagtatrabahuan sa bandang Timog sa Quezon City. Nangyari po itong kwento ko taong 2017. Ako po ay cook sa isang restaurant. Ang oras ng aking pasok ay alas 6 ng hapon hanggang alas 3 ng madaling araw. Minsan nagkayayaan kami ng aking mga kasama sa trabaho na kumain sa sinasabing bagong bukas na tapsilogan. Bandang Timog, masarap at mura daw ang bilihin doon, kaya napagpasyahan namin ni na Kuya Alex at Ron na subukang kumain sa nasabing tapsilogan. Alas 3:30 ng madaling araw. Medyo hindi maganda ang panahon dahil maulan at medyo malakas ang hangin. Tinanong ako ni Ron kung tutuloy pa ba kami. Sinagot siya ni Kuya Alex ng oo, dahil minsan lang matikman ang masarap na tapa doon. Habang nag-uusap sila, hindi ko maintindihan kung bakit parang nababalis ako. Parang may kung anong nagsasabi na huwag nang tumuloy. Pinakiramdaman ko ang panahon. Feeling ko ay hindi naman doon. Hindi naman kasi ako matatakutin kapag hindi maganda ang lagay ng panahon dahil normal na naman sa ating bansa. Pero dahil nga sa pakikisama sa aking mga katrabaho, ay napilitan akong sumama. Walking distance lang naman ang layo ng tapsilogan sa pwesto ng trabaho namin. Mga ilang minuto lang ay makakarating na kami. Tumuloy po kami kahit masama ang panahon. Pagdating namin ay agad kong tiningnan ang lugar. Mahilig rin kasi akong mangilatis ng mga ganoong pwesto. Hindi gaanong kalakihan ang pwesto nila, Sir Jupiter. Pero kahit madaling araw na, may iilan pang kumakain. Malinis ang paligid nila. Idagdag pa ang maliwanag na ilaw, kaya sa tingin ko ay nakakatulong maghatak ng customer. Medyo nasabik ako kaya pina-order ko na si Kuya Alex. Ngingiti-ngiti namang sumagot si Kuya Alex at sinabing, sige raw para matikman na namin ang sinasabing masarap na tapa. Ilang minuto lang ang lumipas. Lumapit sa amin ang isang servidora at inabot ang menu.
Sa dami ng pagpipilian na masarap ay pumili lang kami ng gusto naming kainin. Habang hinihintay namin maluto ang aming order, tumayo muna ako sa aking kinauupuan at tumingin sa labas ng daan. Maulan pa rin at mahangin, ngunit ganoon na lang ang pagkagulat ko nang hindi lamig ng panahon ang nararamdaman ko, kung hindi tila may kung anong napakainit na hangin ang dumadampi sa batok ko. Sobrang init na parabang malalapnos ang balat ko. Napalingon ako sa likuran para tingnan ang kaganapan doon. Normal lang naman ang paligid. Iniisip ko na baka umaabot yung init ng niluluto sa kinatatayuan ko. Pero nang ibinalik ko ang tingin sa labas ng tindahan, nakarinig ako ng napakaraming boses at iisa ang isinasambit. Palabasin daw sila. Hindi ko magawang makagalaw sa kinatatayuan ko. Para akong napako at nakaramdam ng sobrang init na tila ba nasa loob ako ng isang pugon. Ganoon na lang ang pagkagulat ko nang lingunin ko si na Kuya Alex at ibang customers. Halos gusto kong sumigaw at masuka sa nakita ko. Lahat sila ay mga nasusunog at nagliliyab ang katawan. Sumisigaw sila na palabasin daw sila. Hindi ko na kinaya ang sobrang takot, kaya pumikit na lang ako at nagdasal ng paulit-ulit. Amoy ko pa rin ang tila amoy ng nasusunog na balat. Napakabaho at mainit ang paligid ko. Nagulat na lang ako nang may tumapik sa likod ko. Napatda ako ng sigawan ako ni Kuya Alex. Tinatanong niya kung ano raw ang nangyayari sa akin. Pinipigil ko ang panginginig ng katawan ko nang kausapin ko siya. Tinanong ko siya kung nakita rin ba niya ang nakita ko. Nang tanungin niya ako kung ano daw ba yun, ay hindi ko po masagot. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Kaya sinabihan na lang niya ako na gutom lang daw ang nangyayari sa akin. Kaya kumain na raw kami. Kanina pa raw ang pagkain at lalamig na kapag hindi pa kinain. Sir Jupiter, hindi ko alam kung ano at sino ba ang mga nakita ko. Pero talagang nakakakilabot at sobrang nakakaawa ang nangyayari sa kanila sa loob. Buhat ng mangyari yun. Naging matanong ako sa mga taong nagtatrabaho sa Tapsilogan. Nagulat ako nang may isang sumagot sa akin nang kinatitirikan pala ng pinagkainan namin ay ang dating kontrobersyal na Ozone Disco na nasunog, kung saan maraming kabataan ang nakulong sa loob at nasunog ng buhay. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter, ang aking kwento. Marami pong salamat sa inyong pagtanggap.